in our Bibles, and also the passage appears on the screen. 2 Kings chapter 4, we will be reading from verses 1 to 7. It says here, "A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, 'Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord. And the creditor is coming to take my two sons to be his slaves.' So Elisha said to her, 'What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house?' And she said, 'Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil.' Then he said, 'Go, borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels.'" Let's say it, empty vessels. Empty vessels. "From all your neighbors, and do not gather just a few. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour it into all those vessels and set aside the full ones.' So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out." Ang Diyos po ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Inilig po si Brother Goji ang siya pong mananalangin para po sa salita ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, naririto po ang aming mga puso, naririto po ang aming mga isipan. Handa kami, Panginoon, sa kung anumang mensahe ang nais mong ipabatid sa amin ngayon. Alam po namin, Panginoon, na bawat isa sa amin na dumalo ngayong linggong ito ay may kanya-kanyang pangangailangan, may kanya-kanya po ba kaming mga hinaing, at may kanya-kanya po kaming dasal para sa inyo. Nawa po, Panginoon, gamitin niyo ang pagkakataong ito upang ang bawat isa sa amin ay matugunan na ng aayon, yes, sa iyong kalooban, Panginoon. Ihanda niyo po ang aming sarili. Nawa po, Panginoon, ay kami po ay makapag-focus, at nawa ay marating po sa amin at makarating sa amin ng iyong pong mensahe. At ang mensahe pong ito ay babauni namin sa aming pong pag-uwi at hanggang sa aming pong pang-araw-araw na buhay hanggang sa susunod na linggo. Nawa po, Panginoon, ikaw po ang manguna at hipuin mo po ang bawat isa sa amin. In your mighty name, Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And the title of this message is, "Where are your empty vessels?" Where are your empty vessels? Nasaan ang iyong mga lalagyang walang laman? Hayaan po natin, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay lubusang mangusap sa bawat isa sa atin. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, lamnan mo ang iyong lalagyan. Makakaupo na po ang bawat isa. God has always been attracted to emptiness. Ang Diyos po ay naaakit doon sa kawalan. Now, when I say emptiness, it means a state of nothingness or state of containing nothing. Walang laman. A vacuum, a void. Emptiness can also mean lacking sufficiency or adequacy. Walang kasapatan sa lahat. Alam niyo po na ang Diyos ay nagpasya na lumikha. There was an empty space before Him. But then,
this empty universe has never been a problem with God. Walang anyo, walang laman, pero hindi yan problema sa Diyos. Because where there was emptiness, He filled it with good things. From nothing to something, He created. Ganyan po kakapangyarihan ang paglikha na ginawa ng ating pong Panginoon. Sa sanlibutan ito, ang nakikita lang natin sa paggawa ng tao mula sa kahoy na pinagputol-putol, ito ay maaring gawing isang pulpito. Mga upuan mula sa isang bagay patungo sa isang mas magandang bagay. Pero ang Diyos, nang siya po ay lumikha mula sa wala patungo sa pagkakaroon ng mga bagay na nakikita ng atin pong mga mata. In the beginning, God created. Sinasabi po, mga kapatid, sa Biblia, nung pong unang araw, nandoon ang kadiliman, and God said, let there be light. And there was light. Nilalagyan ng Panginoon ng liwanag ang mga dakong may kadiliman. And that's the first day. He called it day, and He called the half of it night. Also on the second day, He put firmament on it and called it heaven. Kaya po, mayroon tayong tinatawag na kalawakan. Dati wala yan, pero inilagay yan ng Diyos. He brought forth grass, herbs, and fruit trees on the third day. Nang matipon po niya ang mga tubig at gawing mga dagat, at tinipon niya ang lupa, ang tuyong lupa ay siya pong naging mga lupain, at doon sa lupain ay kanya pong pinasibol ang iba't ibang uri ng mga pananim. On the fourth day, He put the sun, moon, and stars on the firmament. And alam po natin ito ang nagbibigay sa atin, kaya alam natin ang umaga at gabi, ang mga seasons na nagaganap sa atin pong kapaligiran. And on the fifth day, He filled the skies with birds and the seas with creatures, great and small. Sa sixth day naman po, He filled the land with cattle, beasts, and creeping things. At ang pinakamahalaga na ginawa ng Panginoon on the sixth day, mula po sa alabok ng lupa, pinormahan niya po ang tao, pero siya ay walang buhay. And when God breathed to it, man became a living soul. Tanging sa pamamagitan ng hininga ng Diyos, magkakaroon ng buhay ang bawat isa sa atin. Hindi natin kayang isupply ang oxygen. Hindi natin kayang ibigay at dagdagan man ang buhay natin. Tanging ang Diyos ang source ng lahat-lahat sa atin. Kaya nawa, kilanlin natin siya na ating dakilang manlilikha at huwag natin siyang kalimutan sa atin pong buhay. And let me tell you, if God can fill the empty space to create a colossal universe, how can He not fill the emptiness in your soul? We have a limitless universe. Hindi kayang sukatin. Hanggang ngayon, hindi pa naaabot. At
at hindi kayang maabot ng tao ang lawak, ang taas, ang lalim ng atin pong universe. And yet, ang Diyos po ang naglagay ng mga mabubuting bagay sa atin pong mundo. At kung kayang punuin ng Diyos ang espasyo na walang sukat, gaano pa tayo? Napakaliit natin sa harapan ng ating Panginoon. Tuldok lang tayo sa kanyang harapan. So there is a promise that He can fill your emptiness if you will just approach Him with humility and repentance in your heart. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. In the story that we have read, it's about a woman. Siya po ay asawa nung isa sa mga anak ng mga propeta na lingkod po nitong si Propeta Elisha. At doon po sa istorya, namatay yung asawang lalaki at ang naiwan ay ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak at may matindi pa siyang iniwan. Ano yon? Pagkakautang. Kaya ang sabi po ng babae dito kay Elisha, patay na po ang aking asawa at ang aking asawa ay nagkaroon ng pagkatakot sa Panginoon. Ngayon po ang kalagayan namin. May mga maniningil na gusto pong kunin ang aking dalawang anak upang maging kanilang alipin bilang pambayad sa utang. Grabe, ano po. Ibig sabihin, ganun na silang kahirap noon. At ayon po sa batas, ito po ay talagang legal. Dahil po sa Mosaic Law, kapag kakautang, yung serbisyo or pagkaalipin ng mga mahal mo sa buhay ang siyang pwedeng pambayad sa pagkakautang. Kaya sobra po na nasa kawalang pag-asa ito pong babaeng ito. At ang sabi po sa kanya, ito pong si Elisha. So what shall I do for you? Ano gagawin ko sa iyo? Sabihin mo nga sa akin, ano ang nasa sa iyong bahay? At ang sabi po niya, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Isang lalagyan na mayroon pong langis. Animo'y walang kwenta. Animo'y hindi kayang gamitin sa napakahalagang sitwasyon. Now, spiritually speaking, what's the significance of oil? In the Bible, the oil signifies the presence of God's Spirit. Pag yung pong pagbubuhos ng langis, nangangahulugan na animoy yung Espiritu ng Diyos ang siyang pumapasok sa isang tao. Alam niyo po, kapag nasa atin ang Espiritu ng Panginoon, kahit may kakulangan, kahit may kawalan, I tell you, there will be hope. There will be unbelievable hope. Wala man tayong pinansyal na mga bagay, wala man tayong mga kayamanan, pero kapag nasa atin ang presensya ng ating Panginoon, malaki ang ating laban sapagkat walang imposible sa atin pong Panginoon. There will be hope when there is the presence of the Lord. Because we know when we have the Spirit of the Lord, there is a source for spiritual health or wealth. Maaring wala po tayong high status sa buhay na ito. Pero kapag ka nasa iyo ang Espiritu ng ating Panginoon,
there is peace beyond understanding. Hallelujah. Aanhin mo yung ikaw ay kinikilala sa lipunan, pero sa kalooban mo, wala kang kasayahan, wala kang kapayapaan. Pero kahit may kawalan, pero payapang iyong buhay dahil sa Espiritu ng Diyos, mas nanaisin natin ito sa atin pong buhay. Nang sabi ng babae, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. The woman was not yet aware of the importance of that jar of oil. May mga bagay minsan sa atin na ating nineneglect sa atin pong buhay. Kung ano pa yung mga bagay na mahalaga, mga bagay na espiritual, ang mga nagiging focus natin ay mga bagay na nakikita. May mga ambisyon tayo at ang gusto natin, pag ako'y nagkatrabaho, malaking bahay, may lupa, may sasakyan, mga material pong bagay na nagiging focus. Na hindi ko po sinasabing mali na mangarap ang ganyang bagay, pero kung dyan na lang nakatutok ang iyong atensyon, yan ang nagiging mali sapagkat may mas mahalaga pa sa mga bagay na nakikita ng iyong mga mata. There is great wonder in the presence of the Lord through His Spirit. Sinasabi po na kapag naranasan mo ang kapangyarihan ng Espiritu ng ating Panginoon, hindi mo na ito ipagpapalit sa mga lumilipas na bagay ng sanlibutan ito. Kaya hindi na unawaan ang una, ito pong babae ang kahalagahan ng oil. Same is true with us. Hindi natin na unawaan minsan ang kahalagahan ng mga spiritual na bagay. Masyado po tayong distracted na mga nakikita natin, nahihili tayo, nasasakim tayo sa mga bagay na nakukuha ng iba at gusto natin, gusto ko din yon sa aking buhay. Nananalilimutan na po natin ang mga espiritual na bagay. Don't let it be. Noong sabi po, just a jar of oil. Pero may iniutos po sa kanya etong prophet. He said to the maidservant, go, borrow vessels from everywhere. Manghiram ka ng mga lalagyan kahit saan. Mag-ipon ka from all your neighbors. Now, in-specify kung anong lalagyan. And the vessel should be empty vessels. The prophet added, do not gather just a few. Mga lalagyang walang laman. Huwag isa, dalawa lang ha. Damihan mo as many as you can. So nangangahulugan po may instruction na ibinigay sa kanya. That means that the augment or increase of her oil will be proportional to her faith and obedience to the prophet's instruction. Yes, nasa kanya ang susi upang magkaroon ng himala sa kanyang buhay, pero dapat matuto siyang magtiwala at sumunod. Amen? Dapat kung ano ay pinagagawa, nito pong propeta ay susundin niya. Kapag tinamad siya, hindi magaganap ang kalooban ng Diyos. So utos sa kanya, humayo ka, ipunin mo ang as many as you can na mga empty vessels. Now, we are like vessels before the Lord. Animo po tayo ay mga lalagyan.
sa harapan ng atin pong Panginoon. Ang problema lang, we are commonly vessels so full of ourselves. Sa halip na mawalan po tayo ng laman, punong-puno po tayo. Ano po? Punong-puno ng pagmamalaki. Hindi ko na kailangan ng Diyos sa buhay ko. Lahat ng aking kailangan, taglay ko na sa buhay ko. Ano pang nanaisin ko na tumawag sa Diyos? Isang utos ko lang, nandiyan na, lalapit sa akin, ang mga biyaya. Bilang tao, maari pong dumating ang ganyan pong pakiramdam. That there is no need for God anymore. Because there is so full of things in their lives. Meron akong kayamanan, mayroon akong impluensya. Nasa akin ang lahat ng mga naisin ko sa aking buhay. Kaya nga po, from the Bible, may isa pong tao na kung saan ay grabe po na napakarami ng kanyang anihin. At napuno na, tumaawas na po ang kanyang storehouse. At ano ang sabi niya? Ah, wala na ako. Magpapahingalay na lang ako. Eat, drink, and be merry. Wala na akong ibang gagawin. Pero nangusap sa kanya ang Panginoon ng gabing yaon. Aanhin mo ang mga bagay sa buhay na ito kung ngayon ay kukunin ko ang iyong buhay. Nararapat na kilanlin po natin ang ating Panginoon na hindi tayo mapuno ng mga pagmamalaki, hindi tayo mapuno ng mga bagay sa ating buhay na kung saan ay magpapalayo sa atin sa Diyos. Ang kailangan natin ay mga lalagyang walang laman na bukas sa harapan ng ating Panginoon. Lord, fill me up because I am empty. Hallelujah! Yan ang nais ng Diyos sa atin pong mga buhay. Nais niyang pumasok ang kanyang spirito sa bawat isa sa atin. Ganito po kasi ang sistema ng Panginoon. Kaya ayaw niyang doon sa mga puno na ay ipagpipilitan niya ang kanyang sarili. Kaya nga po siya kumakatok kung sino ang magbukas. Doon lang siya papasok. Pero pag hindi binuksan, hindi po niya didestrong kahin ang pintuan. Ang Diyos ay iginagalang ang atin pong free will. Hindi niya nilalagpasan yung atin pong sariling pagpili. Kaya kung puno ka, hindi ka na pakikialaman ng Panginoon kung ayaw mo. Why? Because God doesn't want to put to waste His blessings. One cannot fill a full vessel. When you pour out something to it, it will just spill out. And unless the bottle is emptied, it can never experience abundance. Yan ang nais ng Panginoon na yung kapunuan na nasa atin ay lubusan natin itong ibuhos upang alisan ng laman ng ating mga sarili at sabihin sa Panginoon, Lord, I want to experience you in my life. I want to receive your spirit. Ako po ay pagod na ako ay hindi ko na maintindihan ang buhay na ito sa mga problema, sa mga kabigatang dumarating sa buhay ko. Lord, narito ako. Hinahayang ang aking sarili ay maging walang laman sa iyong harapan upang mapunuan mo kami, mapunuan mo ako ng iyo, Panginoong kapangyarihan.
God is always attracted to empty vessels. And God is always drawn to empty people. Ang sarap pala na maramdaman ng Diyos na nagmamahal sa atin. Akala natin, kapag ka ako ay may masasabi na, saka ako lalapit sa Diyos. Ngayon, kulang pa ako eh. Pagkasapat na ako sa aking buhay, pero sa kasapatan, nalilimutan ng tao ang Panginoon. Pero sa pamagitan po ng pagpipresent natin ang Diyos, sa Diyos, ng lalagyang walang laman, dito po naka-attract ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Our emptiness is like a magnet in the presence of the Lord. Ito po, mga kapatid, ang humihila, papalapit sa atin pong Panginoon. We are empty because we have nothing to boast of. Empty because we have lost our health, and that's why we need healing. Empty because we are hopeless, that's why we need a shining light. Empty because we have no peace and we need refreshing in our souls. Pero wag po tayong ma-discourage. Again, I say, God is always attracted to empty vessels, to empty people, just like you and me. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang sabi po sa talata na masumpungan natin sa Bible, Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Ito mismo ay panyaya ng atin pong Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya. Hindi niya tayo itinataboy. Come unto me. Yung mga napapagod na, nabibigatang lubha, ang Diyos ang magbibigay ng kapahingahan para sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Isaiah 1:18, "Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red as crimson, they shall be white as wool." Sa kabila ng atin palang mga kasalanan na inihalin tulad sa kulay na mapulang mapula, scarlet, crimson. Pag lumapit tayo sa Panginoon, nakipagkatwiranan, "Lord, narito ako." Humihingi tayo ng tawad sa Kanya. Ano ang sabi? The scarlet can become white as snow. Hallelujah! Yan ang offer ng ating Panginoon. Hindi niya ipinagkakait yung kanyang pagpapatawad sa mga taong nangangailangan ito. Kaya kung sasabihin mo, ayaw kong lumapit sa Diyos kasi ako ay makasalanan, ikaw nga ang kinakailangan ng Diyos. Remember, God is attracted to empty people. Kaya kung tayo po, mga kapatid, ay hopeless na, "Lord, makasalanan ako. Sino pa ang maawa at magmamahal sa akin?" Pero ang sabi ng Panginoon, "Come now! Lumapit ka ngayon. Narito ako na magpapaputi ng mapulang-mapulang kasalanan mo sa aking harapan." Isaiah 55:1, "Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money, come ye buy and eat. Yea, come, buy wine and milk without money and without price." Inaanyayahan ang mga nauuhaw. Inaanyayahan ang mga walang pera.
inaanyayahan ang mga taong nangangailangan. Because God is our Jehovah Jireh. He is the great provider. At kaya niyang ibigay sa atin ang ating mga pangangailangan. Now see this. The magnitude of your emptiness will determine the magnitude of your feeling. Kung nag-alis ka rin lang ng laman at kaunti lang ang inalis mo, yung kaunting space na yon, yun lang ang pwedeng malamnan ng Panginoon. Pero pag sinabi mo, Lord, I surrender everything, ibubuhos mong lahat. Yung dami ng ibinuhos mo upang ikaw ay magkaroon ng kawalan, yun din ang space na pupunuan ng Panginoon. The greater the emptiness you offer to God, the greater the fullness of His blessings and miracles. Kaya ibigay mo na sa Diyos ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyong buhay upang mawalan tayo ng laman at magbigay siya ng walang sawang pagpapala sa ating mga kaluluwa. That's why God is asking each of us right now, where are your empty vessels? Let's present them to the Lord and He will surely fill them up. The prophet said, do not gather a few. God wants as many empty vessels as we can. Hallelujah. Walang favoritism ang Panginoon. Ah, ito lang limang ito ang aking pipiliin. No. The Bible says, whosoever will believe in Him. Ang sino mang sumasampalataya. Ang nais lang ng Diyos, yung mananampalataya sa Kanya. Sino ba namang tao? Kahit ako mag-offer ng tulong, pag hindi ka believe sa akin, pag wala kang tiwala sa akin, oops, no way, hindi ko tatanggapin. At yan kadalasan ang ginagawa natin bilang tao, lalo na sa mga spiritual na bagay. Pero kung hahayaan mo ang Panginoon, hallelujah, hallelujah, there is so much wonder in our experience in the presence of the Lord. At hindi lang konti ang nais ng Panginoon. Ang nais niya, mga kapatid, ang buong sanlibutan ay makaalam ng mensahe ng Kanyang pagmamahal at ng Kanyang pagliligtas para sa ating mga kaluluwa. Kaya ito ang offer ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Just like what the prophet said, do not gather a few. Ang nais ng Panginoon, mas marami pa na makaalam ng Kanyang salita, na makaranas ng Kanyang kapangyarihan at ng Kanyang kabutihan at katapatan. Ito po ang nais ibigay sa atin ng Panginoon. Heaven has unlimited supply. Its storehouse is always full and stocked with inexhaustible provision. Hindi po na-out of stock ang storehouse ng Panginoon sa kalangitan. And God Himself is the one giving the invitation. Come, be filled. So ano ang dapat natin gawin? Huwag kang mahiya, huwag kang matakot, huwag kang mag-alinlangan. His richest grace
is reserved for the hungry, the thirsty, the needy, those who have faith in the great provider of all. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa ating Panginoon na hindi nagkait ng kanya pong biyaya sa bawat isa sa atin sa kabila ng ating mga kasalanan na nagawa sa kanyang harapan. Bakit di natin siya bigyan ng papuri at pagsamba sa kanyang kabutihan, pagmamahal, katapatan sa bawat isa. Malakas na palakpak ng pasasalamat. Hallelujah, hallelujah. Let's continue the story. Verses 4 to 5. And when you have come in, sabi ng propeta, you shall shut the door behind you and your sons, then pour it into all those vessels and set aside the full ones. So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. Ang isa pang mahalagang iniutos nito pong propeta, kapag ka naipon nyo na yung mga lalagyang walang laman at nadala nyo na sa loob ng inyong bahay, shut the door. Sarhan mo ang iyong pintuan. Ito po ang isang napakahalagang bagay upang tayo po ay lalong pagpalain ng Panginoon sa paglapit sa Kanya, dapat po may mga bagay tayong nagawin sa ating buhay. At ang isa dyan ay sarhan ang mga pintuan na nagbibigay po ng paggambala sa atin. Alam nyo po, no? Kasi nais ng Diyos na gawin ang Kanyang himala. Kapag ka bukas ang pinto, ay marahil papasok ang mga taong, "Uy, ang daming lang isa, buhos ang buhos, baka manakawan ka pa." Kaya proteksyonan mo kung ano ang nais ng Diyos na ipagkaloob sa iyong pagpapala. Now, what are some of the doors that we need to shut as we surrender our lives to the Lord? Shut the door to wrong thinking. Alam niyo po, kapag lumapit tayo sa Panginoon at pinagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya, grabe po ang ginagawa ng kaaway sa isipan natin. Tataniman niya ng kung ano-anong pagdududa ang atin pong kaisipan. Ha? Maari pong ang kaaway nandyan, hindi totoo. Yung sinasabing salita na yan. Nabuhay ka nga sa mundong ito, ngayon mo lang narinig yan eh. Maari po mga ganong mga salita. At binibigyan po niya tayo ng mga bagay na magdi-discourage sa atin. Bibigyan niya po tayo ng distraction, bibigyan niya tayo ng kaabalahan, ng mga kabalisahan, para yung ilalapit mo na sana ang sarili mo sa Diyos, teka, iintindihin ko muna, magpo-focus muna ako sa problema ko. So sa halip na iayos na ng Panginoon yung problema mo, na magnify lalo yung problema at lalong lumaki ang pagiging grabe ng sitwasyon. So hayaan po natin na ibigay natin yung ating mga kaisipan sa Panginoon. The Bible says, renew your mind. Kailangan magkaparaon ng pagbabago ang sarili o ang isipan natin. Sabihin natin, "Lord, yes, may problema ako, may mga kabalisahan ako, hindi ko alam kung ano ang aking gagawin, pero yamang isinusurrender ko ang aking sarili sa'yo, bahala ka na, Panginoon, sa akin. Alisin mo ang anumang mga isipan na magpapabigat pa sa akin, sapagkat alam ko na ikaw ang gagawa ng pamamaraan upang ayusin ang sitwasyon ko sa aking buhay." Napakarami na nating patotoo sa harapan ng ating Panginoon na sa pamagitan ng ating complete trust sa Panginoon at hindi natin hinahayaan na madaig tayo ng ating mga maling kaisipan, ang Diyos ay gumagawa sa mahimalang mga bagay.
God will make a way when there seems to be no way. So kung ano man po ang pandaraya ng kaaway, shut the door to those wrong thinking. Also shut the door to wrong emotions. Either yung ating takot, o hiya, o yung ating galit. Maaring may katwiran tayo sa ating naramdaman. Pero hindi pa rin yan dapat maging dahilan upang nang sa gayon panatilihin mo ang ganyang emosyon sa iyong buhay. Nais ng Diyos na sarahan mo ang pintuan sa mga ganyang uri ng emosyon sapagkat hindi yan makakatulong sa buhay mo. Even in the medical field, some doctors estimate that 60 to 80% of illness today are emotionally induced. Dahil hindi natin, mga kapatid, mapigilan ang ating sarili na mag-alala, maggalit, no? Magkaroon ng takot. Yun po ang ating katawan, mga kapatid, nag-excrete ng mga substances. Kaya po nagkakaroon tayo ng karamdaman, mga physical disorders na kapag na-hospital tayo, nadagdagan ang problema, gastos. So shut the door to wrong emotions. Also shut the door to wrong speech. Ito pong dila natin, mga kapatid, mabilis ito na kumatha ng kahit anumang mga bagay. Nais ng Diyos na magpigil tayo at hayaan natin, Lord, yung bagay na hindi ko kaya, no? Ikaw ang magbigay ng kontrol sa akin upang wag mapigilan ng iyong biyaya ay dumaloy sa aking buhay. Amen? Also, shut the door to ungodly lifestyle. Huwag po nating hayaan, mga kapatid, na yung mga bagay sa mundong ito, smoking, drinking, drug abuse, lahat po ng mga bagay na ito na nakasisira sa atin pong pangangatawan, maaring, di ba normal lang naman yan doon sa mga taong nasa paligid ko? Maaring normal. Pero nakakasira ng templo ng ating Panginoon. Kaya huwag nating hayaan na isusurrender natin, sasabihin natin, Lord, susurrender ko ang buhay ko sa iyo. Pero nandoon sa kabilang dako, hindi ka titigil doon sa ginagawa mo na mga bisyo, na mga adiksyon sa iyong buhay, hindi mo matatamo ang espiritual na pagpapala sa buhay mo. Sarhan natin ang mga pintuang yan upang ang biyaya ng Diyos ay malayang dumaloy sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang Diyos po ay nag-check sa atin sa pamamagitan ng kanya pong mga salita at mensahe. Kaya ito po, mga kapatid, ay hindi upang i-expose yung pong inyong mga kahinaan, mga bagay na inyong pinaglalabanan, kundi upang lalo tayong magkaroon ng lubusang pagtitiwala sa Diyos. Panginoon, di pala ito tama. Dapat ito ay maalis sa aking buhay upang mag-manifest ang iyong kapangyarihan sa akin. Now, bukod po, marami pang po pwede tayong ishut na mga door sa ating pong buhay. Pero isa pong napakahalaga na kaya tayo magsasara ng pintuan, ngayon naman, huwag yung nasa labas yung ating iisipin. Tayo naman. Yung nasa loob na kung saan nais ng Panginoon, kaya isinara mo ang pintuan, ano mo'y habang naglalagay ng oil, ha? Nandoon, mga kapatid, yung lubusan nating faith kay Lord at alam nating nabubuo ang faith natin sa Panginoon when we shut the door
to talk to Him in prayer. Amen? Ano po ang sabi sa Matthew 6:6? But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Hallelujah! So kaya pala, hinahayaan ng Panginoon na huwag tayong mag-alala, magkaroon pa ng mga emosyong mali, ng mga lifestyle na hindi karapat-dapat. Ang gusto niya, mag-focus tayo sa pakikipag-usap sa Kanya. Ipanalangin natin ang lahat ng bagay. There is power in prayer! Ano man ang emptiness mo sa iyong buhay, God can fill it up just because you have trusted Him by way of prayer, by way of communicating to Him. Hallelujah! Alam niyo ba ang pangako ng Panginoon? Ask and it will be given to you. Humingi ka lang. Ikaw ay bibigyan. Baka kaya hindi ka nakakatanggap, hindi ka humihingi. Nag-i-invite ang Panginoon, humingi ka kung ano yung pangailangan. Hindi yung luxury ha. Hindi yung para magkaroon ka lang ng kalayawan sa buhay mo. Kundi yung ating need. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Next, seek and you will find. Humanap ka at ikaw ay makakasumpong. And then also, knock and it will be open to you. Hallelujah! Ito'y tumutukoy sa pintuan naman ng kalangitan na pag tayo'y kumatok. Hallelujah! Kung yung isa-shut natin ang pintuan sa sanlibutan, pero ang pintuan ng langit magbubukas sa atin upang ibuhos ang biyaya na hindi kaya nating i-contain sa ating mga buhay. Believe in the power of prayer. Hallelujah. Huwag nating hayaan na matalo tayo ng ating mga sarili, kundi magtiwala tayo, Lord, lalapit kami sa iyo, lalapit ako sa iyo. Sa pananalangin, give me faith, increase my faith, Lord God. Help me to believe in you. Ito po ang sitwasyon na aking nakikita, pero Panginoon, you are an expert in working behind the scenes. Kahit hindi ko alam kung anong iyong ginagawang pamamaraan, gagawa ka ng nais mo kung kami ay magtitiwala lang sa iyo. God will make a way when there seems to be no way just because you do it by way of prayer. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. In the last verses, now it came to pass when the vessels were full that she said to her son, bring me another vessel. And he said to her, there is not another vessel. So the oil ceased. Tanging yung lalagyang walang laman na ilalapit natin sa Panginoon, yun lang ang kanyang pupunuan. Pagka sinabi natin, wala na rin pagpupuno na gagawin. And he said, noong mapunan na po nila yung lahat, go, sell the oil, and pay your debt, and you and your sons live on the rest. Ipagbili mo ngayon yung mga alangis na nasa lalagyan at yung pinagbilhan, ibayad mo sa pagkakautang na naiwan ng iyong asawa. Ano pong ibig sabihin? Ang Diyos ang gagawa ng himala sa ating pong buhay. Sapagkat ipinagkatiwala natin ang lahat-lahat sa kanyang harapan. Hiling ko ang bawat isa ay tatayo. Where are your empty vessels? This may be a simple message, more on the evangelistic.
side of God's message. Pero ito ay para sa bawat sa atin. Ang nais ng Diyos, magpuno ng iyong mga pangangailangan. Ang nais ng Diyos, pagkatiwalaan mo siya na gumawa sa iyong buhay dahil nasa Kanya naman ang lahat na kapangyarihan. God is all-powerful. God is the source of everything. God is the creator of all things. Sana sa pagiging manlilikha niya, pagkatiwalaan natin siya sa ating buhay. At hindi lang sa kanyang pagiging manlilikha. Alam nyo, siya ay nagkatawang tao na bayubay sa krus nang siya ay pumunta dito sa lupa pagkatapos ng 33 years. Nagministeryo siya, nagpagalig siya, gumawa siya ng mga himala. And yet, he was accused of doing things he did not do. But then, he laid down his life for his love for us. The Bible says, Jesus became poor so that we may become rich. Pinanganak siya sa sabsaban. Hindi makahari ang kanyang kapanganakan. Naghirap siya sa mundong ito. Anong dahilan? Gusto niyang abutin ang bawat isa sa atin. At mag-offer siya ng kaligtasan na walang ibang makapagbibigay kundi siya lamang. That's why the creator of the world, when he was manifested in the flesh, also, from becoming a servant, he became the Lord and Savior of our lives. Hindi lang siya manlilikha o nagawa na kita. Nabigyan na kita ng buhay. Bahala ka na sa sarili mo. Hindi po ganyan ang Diyos. Nang nilikha niya tayo, binigyan ng sariling pag-iisip, pagpapasya. At nang tayo magkasala, ang Diyos patuloy na umabot sa atin. At nang siya nga po ay magkatawang tao, bukod sa kanyang pagiging manlilikha, naging bahagi siya ng kanyang nilikha. At siya ay naging tagapagligtas sa bawat isa sa atin. Just imagine the magnitude of God's love for us. He did not just create us. He also gave the opportunity to be saved from eternal damnation because He wants us to be with Him in eternal glory when the fullness of times come. Kaya sa pagkakataong ito, lalamnan ka lang ng Panginoon kung isinosurrender mo sa Kanya ang lahat. And if you will say to Him, Lord, here am I, an empty vessel. Fill me up with Your Spirit. Fill me up with Your love. Fill me up with peace and joy that comes from You, O Lord. Upang nang sa gayon, hindi na ako magnanais ng mga bagay na lumilipas sa sanlibutan ito, kundi ang aking nanaisin ay ang iyong spirito, ang iyong kapangyarihan sa buhay ko. Hallelujah!
Hallelujah. Oh God. Hayaan mo, Panginoon, na mangusap ka sa bawat isa, lalo na po sa aming mga bisita na naririto. Lord, we are empty right now. Oh God, we offer our lives to you, Lord. Fill me up with your power. Fill me up with your love. Fill me up with good things that flow from heaven. I am empty right now.